Hello guys, good morning. Eto na naman tayo, kwentuhan. At medyo maganda ang panahon. Sumisikat na si Haring Araw. Saka mukhang hindi naman uulan, kaya tuloy-tuloy yung kwentuhan natin. So ito, kasama natin sina Happy at Sadi. So nandito lang sila guys, para bantayan tayo sa ating pagra-ride. So ngayon guys, naka update ba kayo guys sa ating bayan, sa ating bansa? Ano yung balita ngayon, lalo na sa politika, sa ating kaban ng bayan, kung paano ginagamit yung kaperahan natin? So sana guys, no, maging updated tayo sa nangyayari sa ating bansa ngayon, kasi medyo may problema, no? Malaking problema. Nandyan yan sa social media guys. Tingnan nyo lang para makayo mismo din makapag-isip. Halimbawa kung may nangyari na o mangyayari, makapag-decide din kayo na ano yung gagawin nyo, di ba? Saan kayo kakampi? Sino yung kampihan nyo? Ano yung gagawin nyo? Halimbawa kasama kayo doon, ano yung isisigaw nyo? Ano yung grupo nyo, yung pagtatanungan nyo, pagsalihan nyo? So kung may mangyari guys, no, handa din kayo, no? Handa tayo. Kasi sa social media ito guys, medyo hindi naman siya masyado vulgar, pero may mga nagpaparamdam na, no? Kaya abang-abangan nyo yan guys, baka mangyari, no? So ngayon, ito nga guys, kagabi, kung hindi nyo napanood, nagsalita ng Maxi, no? Bitin nga yung salita niya, pero kompleto naman yung message, no? Yung ayaw ko magbanggit ng mga pangalan dito guys, no? Pero yung dating namumuno sa bansa natin, nagsalita siya sa isang programa, no? Hindi man siya yata TV, nasa online lang siya. Pero kasi yung programa niya sa isang network or TV, sinuspende, no? Sinuspende ng 14 days. So sinuspende ng 14 days yung programa niya. So wala siyang channel ngayon or network na para sa programa niya, at hindi siya makapagsalita, no? Para sa bayan or ano man yung nasa puso't isip niya, no? Para iabot sa ating mga madlang people. So ngayon, ito namang kasa dati niyang kaklase o kasama niya sa trabaho, malapit na kasama niya, nag-interview kunwari sa kanya, no? Sa isang live streaming, no? So in-interview siya, tinanong siya ano yung mga iniisip niya, ano yung pananaw niya sa mga nangyayari sa pag suspende
ng programa niya. So yun, maraming tanong sa kanya, no? At sinabi niya yung mga hinanain niya doon, pananaw niya, kalagayan ng ating gobyerno, administrasyon. So sinabi niya yun, yun doon, guys, no? So yun nga, no, nakakalungkot kasi hindi mo siya nakikita, no? Picture lang niya at boses lang ang narinig mo sa kanya, no? May boses niya na parang nasa higaan pa, no? But kahit na ganun, talagang may laman pa rin yung sinasabi niya. Ngayon, ang issue talaga, guys, ngayon ay pang national, no? Para sa ating bayan, ating bansa. Nagwo-worry siya o nangangamba sa mga nangyari ngayon sa ating bansa, no? Ito ay parang sa pagpaliwanag niya, parang lumalala na, no? Lumalala. So ngayon, ang dami niyang sinabi doon, maybe more or less 30 minutes yung programa kasi. So yun, no? Meron kasi siyang sinabi doon, no? Na talagang possible na magbago yung bayan natin sa pamumuno, no? Sa ating bansa. Yun yun, no? May sinabi siya doon. Hindi naman directly, pero talagang may ibig sabihin yung sinabi niya. So about the military, no? So yun, guys, na dapat nyong obserbahan through social media at panoorin nyo yung mga nakakaalam sa ganong bagay, ganong pangyayari o ganong, di ba? So para kumampi tayo or nasa tamang panig tayo, guys, para yung bayan natin ay talagang umayos, no? Hindi na lumubog. Dapat umayos na tayo ngayon. Bakit babalik tayo sa kahirapan, no? Back to old story tayo, no? So and then yung nasa na taas lang yung umaayos yung buhay, tayo ng mga Pilipino, mga badlang people, back to old story na naman. So back to parang cycle lang, di ba? So parang gano'n talaga, nakakapagod na rin, guys, no? I mean, nakakasawa na rin kasi inayos na yan nakaraan, di ba? Inayos na yan, dapat kinontinyo. Dapat talagang inayos yung nakaraan. Parang nag-ipon lang ng ipon, ngayon iba yung nag-harvest. Hindi talaga harvest as harvest yung sistema na gagamitin niya sa magandang pagtakbo ng gobyerno. Pero hindi, harvest talaga ng kayamanan ng ating bayan, no? Harvest talaga. So parang talagang nakapanghinayang, no? So dapat continue yung magandang umpisa para tuloy-tuloy, no? Yung ano mo yung nagawa na karaan, gamitin sa para sa bayan, hindi yung para sa kapakanan ng sarili, no? Sariling kapakanan, i-harvest. So tapos ang mangyari pa, parang hindi pinapansin lahat ng madlang people, no? Parang mababa pa yung servisyo nila sa madlang people. Ang baba ng tingin, no? Ang baba ng, di ba, parang mayaman at yung mga
naglilingkod sa kanila. Parang ganun ang dating eh. So hindi na ngayon pwede yun, guys, no? Hindi na applicable yun ngayon kasi marami na tayong paraan na kalabanin itong mga ganitong, I mean, hindi man kalabanin, marami na tayong paraan na makialam, no, sa mga ganitong problema o issue. Ibig sabihin, pag may mga iilan na concern or talagang gustong ayusin yung bayan natin, sumali tayo, no? I mean, hindi man tayo yung violent reaction na yung kaisipan natin, no? Para malaman lang, ah, ikaw pala, panig ka sa kanila, ayusin yung bansa. Sige, marami na tayo. So, malamang, para tayong walis ting-ting, guys, na, oh, dito ka, mag isang buo tayo para, kasi yung walis ting-ting, guys, ako, alam ko, alam nyo na, alam na natin, pero yung walis ting-ting ay isa lang, ting-ting lang, or, wala, walang lakas, pero pag ito ay nagkumpul-kumpul at dumami, hindi mo na yan mababaluktot, guys. Kahit na pangit yung isang ting-ting doon, isama mo siya doon, talagang matibay talaga yung walis ting-ting na yun, no? Kaya ganun sana tayo, guys, makialam, no, para tumibay yung isang pananaw or kaisipan para sa bayan natin, di ba? Yun yung gusto nating mangyari sa bansa natin. Kasi talagang mahirap bumalik tayo sa, di ba? Niloloko na lang tayo. Kahit sabihin natin, guys, na hayaan na lang natin yan, wala naman tayong magagawa. Eh, hindi na pwede, guys, kasi meron ng social media, guys, eh. Para bang may marites na sa social media, kahit kung wala tayong pakialam, yung ibang bansa makikita na pinag-usapan Pilipinas, di ba? Ba, ano ba yan? Pilipinas, ganun pa rin. Hinahayaan lang nila, di ba? Parang ganun, no? Hindi naman pwede, hindi natin mapanood yan. Mapapanood din natin yan, di ba? So, pag ikaw ay napanood mo yan, syempre, hayaan mo ba yun? Kaya ganun, guys, no? Kaya ganito tayo ngayon. Ang pakiramdam natin, kasi nga, nandiyan na yung transparency. Nakita na natin. Nalalaman natin yung pangyayari sa ating bayan, di ba? So, ganun, guys, no? Ganun ang sana, no? Sa parte ko naman, maliit lang ito na boses o paraan na makialam na tayo sa bansa natin. Kahit hindi ka, wala kang gagawin, pero yung isip mo, ilaan mo na na saan ka ba sakaling may mangyari. So, para alam mo kung walis ting-ting tayo, saan ka, aling walis ting-ting ka makisama para tumibay, no? Tumibay. So, ito, guys, ay para sa kinabukasan ng sa mga anak natin, no? Mga kamag-anak natin, pamilya natin, kaibigan sa bansa natin, di ba? So, yan, guys, no? Makikikan tayo sa social media. Titingan-tingin. Lalo na yung dating namumuno, yun yung abangan nyo, no? Kung ano yung sinasabi niya. Kasi talaga, guys, siya ang mga sinasabi niya, guys, para sa bayan talaga. Ayusin yung bayan, no? Mararamdaman mo yun sa kanya. So, kaya nga, nagsalita siya kagabi, kahapon, kagabi, yun yung salita niya, no? Tupol sa military, no? So,
Sabi niya doon, sa pagkakaintindi ko, na bahala na umaksyon yung military, ano man yung desisyon nila. Tapos, kung kailangan yung serbisyo niya, kilala naman daw siya ng mga military, di ba? Handa siyang tumulong, makiisa o ano. Yun yung pagkakaintindi ko sa message niya, no? So, yun guys, no? Yun na yung pahiwatig na malala na yung nangyayari ngayon kasi unti-unti na silang yung lumalaban oposisyon, unti-unti na silang kinokontrol, no, na hindi makapagsalita. So bumabalik na yung dating panahon, no, na kinokontrol. So ako guys, wala akong problema sa pag-control, no, kung sino man i-control ano. Pero kung i-control ba naman yung masasamang tao o hindi nakakatulong sa ating komunidad o bayan, talagang i-control yan, no? Talagang i-terminate yan. Pero kung i-control naman yung inaayos yung ating komunidad, bayan, bansa, huwag i-controlin yan. Hayaan nyo yan, ituloy nyo yan kasi para sa kabutihan naman ng bansa yan, eh bakit nyo ako kontrolin, di ba? So pag kontrolin nyo yan, eh wala nang magbabantay sa inyo, di ba? Wala nang sisita sa inyo, sayang. So yun lang guys, no? Status ko yung guys, tingnan ko kung hindi nakarecord. Pangatlo guys, yung status ko, yung status ko guys, yun parang kwan lang yan. Oh, parang as is kung ano yung kalagayan ng gobyerno natin ngayon, ganyan lang. Pero dapat maayos nila, no, yung hidwaan, yung hindi pakipag-usap sa isa't isa, maayos nila, mag-usap sila. Yun yung status ko guys, no? Kung nalaman nila na may problema na yung komunikasyon sa bawat panig, ayusin nila para yun, tuloy-tuloy yung gobyerno, no? Walang gulo o walang pagbabago, no? So yun yung status ko guys, no, na tuloy-tuloy lang. Ito yung hinaing namin. Ayusin nyo, di ba? So nandyan ka pa rin, mamumuno ka pa rin, mamumuno pa rin kayo, pero yung mga problema ng bayan, bansa natin, ayusin nyo, diba? Pakinggan nyo yung mga hinanaing na mga ng madlang people, diba? So yun guys, no, yun yung status ko. Kaya very peaceful yun, no? Maayos na pakipag-usap at mapayapang pagbabago, no? Kusang pagbabago ng ating gobyerno. So yun yung guys, maintain yung position nila, maintain yung kung saan sila ngayon, pero baguhin nila kung ano yung gusto ng madlang people, di ba? Pakinggan nila para yun, status ko. So yun yung guys, no, ang pangatlo. Ito namang pang-apat guys ay talagang iba naman to, no. Dandan lang ta guys kasi malaglag sila
or tumalon sila happy at sadi. Kaya nandyan sila guys eh. Sila yung promoter ng safe driving, safe riding sa hindi natin pwedeng pilitin na tumakbo ng mabilis. Baka tumalon sila happy at sari. Kaya safe riding tayo guys pag nandito sila kasama natin. So yan guys no. Dito na tayo sa pang-apat, yung Power People's Initiative or alam mo kung pwede ko siyang sabihin na People's Power, di ba? So nangyari na to guys, ilang beses na sa atin, People's Power, Power 3 na yata, People Power 3 na yata, hindi ko alam guys kung hanggang saan yan no? Pero yun yung People's Power no? Pero pag People's Power guys, talagang magulo talaga yan no? Madugo din kasi kung walang sundalo, kaaway na rin sundalo, nako, talo talaga no? Maraming buhay ang mawawala no? Mauubos. So yan yung People's Power guys no? Na pang-apat. Yung mga madlang people yung nag-initiate no? Dahil yung kasundalawahan eh nandun sa gobyerno, ayaw mag-initiate, medyo ay nagkuhan natin alam kung bakit no? So kung may tiwala sila sa gobyerno pa rin, kaya ganun yung mga tao naman no? Ayaw na. So yun guys, pero hanggang sa apat lang yung binigay niya guys no. Hindi ko alam kung may kategori na magkasama yung sundalo at yung civilian no, yung tao. So hindi ko na alam anong kategori siya no, pero siguro pasok siya sa kategori doon sa revolutionary no, government, revgov no. So kasi nagsama yung civilian doon at sundalo no? So nagkaisa sila, kaya nagkaroon ng revolutionary government. So yan guys no, itong mga ganitong pag-uusap ay hindi to galing sa akin ano, ito ay nasa social media no, at hindi basta-basta yung mga taong nagsasalita tungkol dito no, mga military din no? Mga idea nila or kaisipan na ganun yung mangyayari kung sakali no? Dahil nga galit na yung madlang people sa ganitong pangyayari. So yun guys no, kaya talagang makialam na tayo no, sa or ma sa social media, tingnan natin kung ano ba yung nangyayari ngayon. So sana no, sana maayos ito na walang gulong mangyari, kasi pag ito ay nangyari guys, hindi ko alam pag may makikialam na ibang taga ibang grupo, lalo na yung mga taga ibang bansa, pag na gumulo yung Pilipinas, baka may makialam na ibang bansa, papanigan yung gobyerno. Kasi alam naman natin yung dating leader ay talagang straightforward para sa kapakanan ng ating bayan, di ba? So walang interest na para sa iba. Pero ito naman ngayon eh, kung malaman na yung taga ibang bansa yun na nahirapan sila manghimasok dito at utusan yung magiging gobyerno,
talaga makialam sila, guys. Pag nakita nila na magulo na yung ating bayan dahil pinipilit natin baguhin yung patpakalakaran at sistema ng ating bansa, I'm not sure, or baka makialam din sila, no? Palakasin nila yung gobyerno, no? So yun yun, guys, no? Kaya magulo ito kung sakaling mangyari, no? May mga technology na kasama dito, and then also kung sakaling mangyari ito, baka lalaki nga, no? Hindi lang yung problema mangyayari sa ating bayan, kundi kukunin itong gagamitin itong pagkakataon na to na magkakadigma din sa ibang bansa, di ba? Kasi nga magulo na dito, so kukunin yung pagkakataon na gugulo din sa ibang bansa. Alam naman natin ano yung kaguluhan sa paligid natin, di ba? Hindi maayos yung gobyerno natin. Paano natin haharapin yung gulo sa ibang, sa labas natin, kung tayo ay magulo, di ba? So yun yung, guys, ang nakikita ko posibleng mangyari, di ba, na nag-uumpisa yung panibagong digmaan, no? Buong pandaigdigang digmaan. So yun yun, guys, no? Mga consequences sa mga pangyayari. Kaya dapat tayong maganda, at maganda talaga, guys, no? Ano yung sa araw-araw nating pamumuhay, ang ganda, no? Wala na tayong naramdamang kaguluhan, tapos bigla na lang yan mangyayari habang ikaw ay nasa bahay, ikaw ay kumakain sa restaurant, ikaw ay nasa hotel, nanonood ng Netflix, nagti-TikTok, nagpipiknik, ano pa, guys, nagsasaka, nagpapakain ng hayop, naglilitsyon, nagdidiwang ng bagong taon. Mangyayari yan, guys, sa kahit anong oras, di ba? So hindi natin alam, no? Pag may opportunity silang nakikita na pabor sa kanila, ay talagang gagalaw yan sila. So ganun yan, guys, no? So kung mangyayari yan na magulo sa ating bansa, so talagang kanya-kanya yung galawan natin, guys, dito, no? Walang susundin, no? Baka magdadalawang grupo dito, no? So pero ang kawawa dyan, no? Majority nga naiinis na, eh. So gagalaw at gagalaw yung mga madlang people. Titirisin talaga yung mga pasaway, no? Na inaapi yung mga tumutulong sa ating bayan, no? Titirisin talaga yan, pirapirasuhin talaga nila yan, no? Yung mga madlang people sa galit, di ba? Kung hindi dahil sa inyo, eh, dapat hindi nangyari ito, di ba? So ganun yan, guys. Kaya pasaway, mahirap maglagay ng pasaway na leader, no? Talagang sakim talaga, no? Naapektuhan yung takbo ng bayan, no? Nakapanghinayan. Ewan ko, ano ba yan? Kabubuhan ba yan? O kasakiman? Hindi nyo ba naisip?
na may social media na ngayon, tapos ganyan nyo ba nakikita na ang daming madlang people gusto nang baguhin yung buhay, yung ating bansa? Mananalo ba kayo dyan? Ewan ko, no? Ano yung iniisip nyong diskarte para manalo kayo? Siguro yung ginagawa nyo ay ano ba, desperation na rin, desperado na kayo, dahil nga kahit hindi kayo gumalaw, talagang lulubog din kayo, di ba? So why not gumalaw na lang kami, at least may pag-asa pa, no? So yun din yung isang dahilan, no? No choice sila, kundi maging sakim na lang at pilitin kunin yung dapat nilang kunin, kahit na alam nila na matatalo pa rin sila kung sakaling yung madlang people ay nagalit, di ba? So desperado sila, guys, no? Desperado. Ganun lang, guys, no? Kaya medyo talagang ang government ngayon ay malaking concern ngayon, no? Yun yung concern natin sa government. Wala naman talaga tayong pakialam dyan kung yung kaban ng bayan ay nasa wastong paggamitan. Yun talaga, guys, eh, pera talaga ang puntdulo dito. Kasi yung pera, guys, hindi tayo makakain, hindi tayo maka, wala tayong matulugan pag walang pera, no? Kaya yan talaga, dapat iayos yung paglaan saan ilagay ang pera na yan, kaban ng bayan, makaratikim man tayong maayos na bansa, di ba? Technology natin, high tech na, di ba natin pwedeng ayusin yung technology natin para umunlad tayo? Dapat maging fair naman tayo. Tamang, I mean, yung mga namumuno, lumaban ng patas, ha? Kung ano yung sahod nyo, yun na lang yung kunin nyo, di ba? Maawa din naman kayo sa mga madlang people din, di ba? Nanggugulo lang kayo. Hindi kayo, ano eh, hindi naman kayo magsasuccess bakit? Eh, lalo na ngayon may social media na nga, di ba? Yayariin talaga kayo dyan, titirisin talaga kayo dyan, kahit na maraming mawawala sa madlang people, titira na, titirisin talaga kayo dyan, pirapirasuin kayo dyan. Numbers ang panaangkon dyan, eh, numbers. Kahit marami kayong mayari na madlang people, kayo rin ay mawawala din kayo. So ano mangyayari sa bayan natin? Eh, disira lang, nasira lang, nagulo lang. Hindi nyo ba iniisip yon? Iniisip nyo ba na kayo ay tuloy-tuloy yung ganun kalakarat, maayos na pag nanggulo kayo o naging kinangkam nyo, kinangkam ang kaba ng bayan ay maging tahimik yung bansa natin? Hindi, kawawa yung bayan natin, wala sa ayos. Siguro payag kayo ng ganun, pero okay lang, manggulo, mangingay kayo, pero kami dito masaya, masaya din naman kami.
yun lang yung binabantayan nyo, no? Yung pang-araw-araw na buhay nyo ay hindi kayo nahihirapan. Baka yun lang yung gusto nyo mangyari, status ko sa buhay nyo, diba? Yun lang yung gusto nyo proteksyonan, yung status ko ng buhay nyo, ganun lang. So hindi na to katulad dati na mabagal yung kalat ng impormasyon. Ngayon, isang segundo, isang minuto, nandyan kagad yung impormasyon. May GC na, may group chat. Ang bilis yan. Paano yan dipigilan, no? Malamang gagayahin nyo yung ibang bansa. Diba? So, bago mangyari yun, eh kontrolin, pigilan na kayo, di ba? Okay sana mangyari yun kung maayos yung pagkalakaran nyo, eh wala, uubusin nyo lang yung kaba ng bayan. Kaya wala. Tingnan natin, eh sabi nga yung mga military men, eh pag yan ay nahinog na, talagang babagsak yan, no? Ngayon, hinihintay pa mahinog. Yun yung guys, no? Hinihintay pa mahinog. Kung ano man yung hinihintay na mahinog, yun yung malalaman natin. Kasi paling babagsak yan, no? Matamis ba yan? Maasim ba yan? Malaman natin yan. So, dahan-dahan tayo dito guys, kasi dito nalaglag si Happy. Tumalon yung ulo niya dito. So, ganun guys, no? Dapat ang iniisip natin ngayon, di ba? Yung improvement, developing ng ating bayan, di ba? Eh ngayon, wala eh. Para tayong yan ba? Back to, ano naman? Para tayong may batang inaayos yung ugali. Imbis na naka-concentrate na tayo sa paano ayusin yung bansa natin, maging competitive, mga technology natin ayusin, serbisyo, wala. Doon tayo sa sistema nating bansa inaayos, gusto mong ayusin, yan ang tulong sa bansa natin. Yan pinipigilan natin yung mga tao sa pagkamkam ng ating kaperahan ng bayan. Yun lang, no? Maliit na mamamayan, pero kung ikumpara mo yan sa isang pamilya, parang ganoon din ang labas. May pasaway kang kasama sa pamilya na gusto mong ayusin. Imbis na nakafocus ka sa pagtatrabaho mo, kinukuha yung time mo, resources mo sa pag-ayos, sa pag-tuwid sa kanya. Kaya sayang. Maganda sana yung pasaway na yon ay kung naging matino, dalawa kayo, no? Ayusin yung pamilya nyo. So ganun dapat, no? Ganun dapat, hindi yung may pasaway.
tapos ilaan mo yung lakas mo doon sa pagpatuwid sa kanya. Ang problema niya, imbis na magbago, talagang tigas ng ulo. Tapos ikaw pa yung isipin na masama, no? So may mga ganun na sitwasyon, no? Mahirap. Eh ito nga yung nangyayari sa atin, sa bayan natin. May mga pasaway, no? Talagang sa mukha pa lang makikita mo, no? Na wala sa ayos, no? So para bang mga trapo na, alam mo, alam nyo ba guys yung trapo? Akala ko wala ng trapo ngayon, eh. Traditional politics. Kasi modern na ngayon, pero may mga trapo pa rin, eh. Nabuhay yung trapo. Eh, hindi na pwede yung trapo ngayon kasi nga may mga social media niya. Kung lulokohin nyo yung mga madlang people, hindi na pwede yun. Marami nang nagpapaliwanag na hindi totoo yung sinasabi nyo, hindi tama yung sinasabi nyo. Hindi na katulad dati na kung ano yung sasabihin nyo, maniniwala yung madlang people. Hindi. Meron na, marami na nagpapaliwanag, eh. So yun nga, hindi kayo sumusuko kasi nga lumalaban pa rin kayo na pwede nyo patahimikin itong mga taong nagpapaliwanag. Eh buti na lang may isa pang talagang may pagmamahal sa bayan, no, na lumalaban para hindi nyo mapatahimik lahat yung gustong tumulong sa bansa, no? Kaya ang mangyayari dyan, mag-uunahan kayo kung sino yung mauna sa inyo, kung mauna ba na palitan kayo o mauna ba kayo na patahimikin lahat na nagsasalita laban sa inyo. Ganun yan, mag-uunahan ngayon dito sa ating bansa. Kaya abangan natin, no? Interesting to, kaya maghanda tayo dito, no? Makibalita, makiisa, makialam tayo dito. Kaya mag-uunahan niya, no? Patahimikin mo kami, palitan namin yung gobyerno, di ba? Bago kami matahimik, di ba? Ganun yan guys. Kaya ewan ko, sana mag-new year muna tayo bago mangyari ito, no? Baka nga sa New Year mismo mangyari ito, no? Ang daming putukan, guys. Mga putukan, hindi natin alam saan yung putukan, di ba? Baka gamit ng mga pampaputok, mga tangke na yan. Tangke, granada, di ba? Missile. Sinasabay dun sa New Year yung ganong problema. So, sana, no? Wag pahitulutin ng ating mahal na Panginoon. Gabayan tayo sa maayos na kaisipan. Diyos ko, salamat po. At maging mapayapa ang ating bansa, bayan, mundo, buong mundo sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya ganoon guys, no? Pero malaking bagay yung social media guys, no? Bago magkaroon ng gulo, eh, nagsasalita muna sa social media, kanya-kanyang galit labas ng hinalaing, di ba? So at least hindi siya gumawa ng gulo, karasan, nilabas niya muna yung galit niya, no? So ngayon, depende na yan, no? Kung sino yung nakakarinig nun, kung natamaan ba siya at magbabago ba siya o kontrolin niya yung taong nagsasalita na yon, eh problema niya yun, no? Kung anong gagawin niya doon, eh talagang may kaakibat na action din yun, no? So ganun ang mangyayari sa atin. Kaya malaking bagay yung social media ngayon, no? Para malaman yung bawat
galit ng madlang people, no? Kung ano yung nasa puso niya, ano yung gusto niya. So ganun guys, no? Nakapanghinayan lang, dapat hindi natin iniisip yung bansa natin na na problema. Ang iniisip natin ay ang paglago ng ating bansa, kasi nga inumpisahan na, no, nakaraang leader. E ngayon eh, malaman natin, ano ba ito, palubog na naman, di ba? Dati hindi naman ako nakikialam, kaya lang talagang maiintindihan mo yung pagpapaliwanag paano nilulubog yung ating bayan, di ba? Kung hindi mo naintindihan yan, hindi ka makikialam. Pero kung naintindihan mo yung paliwanag na bakit tayo nalulubog, ginagamit yung pera ng kabambayan, hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba mainis? So yun, no? Yun. Pasalamat tayo, may mga nagpapaliwanag na ganyan, di ba? Kaya it's about time to change, real change, di ba? Para naman ay talagang ang gagawin ng ating bansa ay pag-unlad, no? Maganda to sa bansa natin, kasi pa yung mga tao natin ay naiilabas yung kaisipan na mga talento, no? Yun yung dapat makita natin, yung mga talento ng mga ating madlang people. Ano ba yung nasa isip nyo? Ano ba yung gusto nyong improve ng bansa? Suportahan ng gobyerno. Yun yung hinihintay natin. Eh, hindi mangyayari yun pag kinakamkam yung ating kaperahan, no? Kaba ng bayan. But dito na lang ako guys, malapit na ako. Kwentuhan tayo ulit mamaya. See you later. Be informed, be updated, be part. Bye bye guys, thank you.